Bakit nyo kailangan yung mga yan? You don't need that to win. You don't need Ping Lacson to win. And the worst, sabi ko, pagka pinasok kasi yan sa hanay ng opposition, then yung message of change ng opposition sa 2022, madidilute na. Or kumaga, makukorrupt na yung message na yon. At yun ang strongest message, the biggest weapon that we have dito sa opposition. Wala na yung panawagan mong pagbabago kasi ito na eh, pinasok mo na itong mga Duterte enablers. Ano? I'm not only talking about Senator Lacson, we're also talking about Senator Gordon. Itong mga ito, ito yung nagbalahura kay Senator De Lima. Nakapartido ni VP Leni at ng Liberal Party. Na yun yung, wala na ba kayong limits sa trapo moves ninyo? Isn't it possible that he could be the transition we need? Kumbaga, he's not a Duterte, baka mild version, but he's a transition. Kasi mahaba rin naman yung naging paninilbihan niya sa Senado. Okay, yan po yung kanilang marketing pitch, ano, na hindi siya kumuha ng... Ah, yun ba? Yun ba? But you would have to ask the former... the senators na naging chairman ng Committee on Finance to verify or validate yung sinasabi na yan. Pero ganito po, no? Let's just say that because of my experience in the Senate, I know most of these people well enough to at least give an assessment kung sino ang pwede mong pagkatiwalaan ng kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas. Mabigat po yan. Ano? Ang presidente ng Pilipinas is one of the most powerful presidencies in the world. Ano? Mm. So yan yung power na ibibigay mo. Kung yung tao ay may tendency mang abuso, ay delikado yan. Kaya yan po ang... I think I'll stop there. Ano? But sinasabi ko lang na we're sticking with VP Leni sa opposition. Mm. Kasi sila yung at least hindi enablers. Ano? What surprised me was a supposed statement na sinabi mong hindi nyo masusuportahan kasi itong si Ping Lacson ay nag-push sa pagkulong kay Senator Leila de Lima. Pakiliwanag nga lang ito, Sensani, kasi medyo ako rin na-surprise. Parang, ha? Paano nangyayari? Magkakasama kayong tatlo doon sa Senado? Paano nangyayari yan? Opo. Well, una-una, no? Gusto ko lang po sanang i-clarify na wala po nagbago. Yung aming grupo ko ay fully supportive kay VP Leni as the standard bearer ng opposition. At dahil kami naniniwala that she would represent the change that we want. At the same time, we believe that she can win and she will win kung tatakbo siya. Ang sinasabi lang po namin ay dun sa defeatist attitude kasi ngayon na pumapasok sa isip nila na hindi finiframe nila na hindi na daw sila mananalo kaya kailangan makipagsanib puwersa sa iba't ibang mga personalidad. Wala naman pong problema yon. But we should draw the line kung sino yung mga pwedeng makipagsanib pwersa. So andyan dyan yung mga iba't ibang mga sektor. Yan, walang problema sa youth, labor, at even other social media, civil society groups. Pero yung makipag-alyansa ka dun sa mga enablers ni Duterte, ibang usapan po yun. Kasi yun nga yung nais nating palitan. Now, na-mention nyo yung, ano, yung ang sinabi ko, na itong si Senator Lacson, and he won't deny this, na talagang pinursigin niyang mapakulong si Senator Leila de Lima. Siya yung nag-chairman dun sa committee na nag-imbestiga ng talagang inipit si free name up, for that matter, si Senator Leila de Lima. Ngayon, mabigat sa akin yun kasi I saw dati up close kung paano talagang biniktima si Senator Leila de Lima ng disinformation at
itong sila Senator Lacson ay isa sa mga naging instrumento para doon. Tapos ngayon, nakita nyo nakulong si Senator De Lima, no, on false charges, trumped up charges, at nanay ito, no, ng isang special child. So pag binibisita ko, nakikita ko yun kung gaano kabigat yun. So she is the symbol of injustice nito ni Duterte, no, and persecution. Ngayon, for VP Leni and the Liberal Party to align with such a person, marami pang ano, ah, marami pang hindi ko pa pinag-uusapan yung mga dossier na nakalap namin, na binigay din namin kay VP Leni about Senator Lacson. But despite that, makikipag-alyansa kayo doon at itutulak nyo as a potential standard bearer ng oposisyon, that's where we draw the line na hindi kami sasama dyan. Yun lang po yun.